قد لقى إسرائيل داعش بدر الهم كومنتاري بونس ار بي جو ار جايا Thank you. Maraming salamat po. So, itong dito pa rin po tayo sa usapin ng ABS-CBN. Yung naganap na hearing dyan sa Senado na inorganize ni Senator Grace Poe. So maraming nagtatanong, maraming kuro-kuro kung ito ba ay nakabuti o mas nakasama sa imahe ng ABS-CBN. Ay kung ako po ang tatanungin, para sa akin, mas maganda pong naganap na yung hearing kahit wala itong silbi sa mga mambabatas na nasa lower house. Para sa akin po ay mas maganda po ang nangyari dahil mas linawan yung ibang hindi pa nakakaalam kung bakit ipinapasara ang ABS-CBN o may mga hakbang na harangin yung pagre-renew ng franchise. So, pakinggan po natin yung statement ni Senator Bongo doon sa hearing. Marahil po alam ng karamihan ang mga hinaing ng ating Pangulo, not against ABS-CBN or its people, but against some practices of the network that appear to be improper and done with ill intent. Ngayon po ay public knowledge na ito noong taong 2016 sa kasagsagan po ng election season ay hindi po na-ere ang ilang ads ng ating Pangulo. Okay. Isa-isa po yan. Alam po din ng karamihan ang tungkol sa isang video. A video which has obviously meant to malign the then presidential candidate, Mayor Rodrigo Duterte, for the purpose of destroying his reputation and turning the tide against his overwhelming popularity that time. Kindly. Ito ba ang gusto nyo? Kayo ang patayin ko. Patayin ko ngayon lahat. Mali po ang pumatay. Ano ba, umuwi ka lang? Tama po ba murahin ang santo, Papa? Uy, ang NPA! Ituro niyo po sa amin, ang tama! Napakaganda, dapat ang mayor muna ang mauna. Mali po, mambastos ng babae. Bakit ka, President, itulugan? Ito po ba ang gusto niyo maging halimbawa para sa amin? Paano po ito naging political ad? Are you promoting a candidate here or are you destroying a candidate? Gusto ko lang malaman ano ba ang priority ng network? Ano ba ang mas importante sa inyo? Black propaganda or political ads? But in this case, airing the black propaganda video appeared to be more important than earning income from airing legitimate ads that have already been paid for. The non-airing of ads already paid for and the subsequent airing of ads for the purpose of maligning a person display an intent to oppose a particular candidate. Sino ba ang gumawa nito? Sino ba ang nagbayad para dito? Bakit ni-refund ang already paid ads ni then-Mayor Duterte? Kindly show the check. It was addressed to me and the refund to Rodrigo Duterte. Hindi na po tinanggap ni Pangulong Duterte yung refund kasi tapos na po ang election. What if natalo siya nung election?
dahil sa isang paninirang binayaran ng isang... But, hindi. Alam niya na sino nagbayad, nakalagay naman doon sa baba. Joe Arjaya. So, ang mga taong nasa likod ng paggawa ng ads, hindi nabanggit ni Senator Bongo doon sa hearing dahil may mga nabanggit na pinagbibintangan na medyo na kung sino yung gumawa ng mga ads ay nasa harapan niya. Medyo awkward po kapag binanggit pa niya kung sino yung mga may kagagawan nasa harapan niya. Huh? Yes. Okay, so para malaman niyo kung ano yung sinasabi ko dun sa mga hindi pa nakakaalam, balikan po natin yung news ng GMA noong May 2016. Binanggit ng Pangulo, inakusahan na siya ni Senator Alan Peter Cayetano ng pagkikipagsabuatan sa tatlong kandidato at bahagi niyan ang pagpapalabas ng kontrobersyal na bersyon ng isang anti-Duterte ad. Saksi si Tina Panganiban Perez. Dahil sa paggamit daw sa mga bata sa anilay paninira, inulan ng batikos ang anti-Duterte political ad na ito na inere sa ABS-CBN. Nagprotesta ang mga taga-suporta ng alkalde sa istasyon ng network sa Davao City kung saan Mayor si Rodrigo Duterte. Nakakuha rin ng kampo ni Duterte ng temporary restraining order mula sa korte para pigilan ang pag-ere ng patalastas na planong ipalabas hanggang bukas. Inamin ni Senador Antonio Trillanes IV na nagbayad siya para sa ad ng 30 milyong piso mula raw sa natanggap niyang campaign contributions at hindi raw galing sa mga kalaban ni Duterte. Lahat ng mga batas ay sinunod natin at yung mga karapatan ng mga bata ay sinigurado natin na hindi mababailate. There's hypocrisy. Dito, nasasaktan sila. Pero nung nagsasalita si Mayor Duterte ng mga malalaswa, ng mga masasama, na sana siya daw nauna ng rape ng Australiana, nung minura si Pope, nung nagsasabi siya ng kung ano-ano, hindi naman nila kinundi na. So sa akin, I believe may konting intellectual dishonesty. Pagkontra ng running mate ni Duterte na si Senador Alan Peter Cayetano, hindi lang si Trillanes ang nasa likod nito. President Aquino, Mar Rojas, Grace Po, and ABS-CBN Management, because of your actions, your conspiracy, because of the elite conspiracy to shoot down a Duterte presidency. May sabuatan umano ayon sa insider niya sa Malacanang. We have confirmed that the palace was trying to get either Secmar or Grace Po, Senator Po, to meet and for one of them to withdraw. But my enemies, my friend, so they just agreed on the last 2 weeks of a demolition job. Itinanggi ito ng palasyo. Tinawag ito ni Rojas na walang katuturan at sabi ni Poe, wala itong pruweba. Ayon naman sa ABS-CBN, bago umere, ni-review ng kanilang ethics committee ang political ad na sumunod daw sa requirements ng election laws. Inere ang ad bilang pagsunod daw sa COMELEC guidelines na nagbabawal ng diskriminasyon sa pagbebenta ng airtime sa sinumang political party o kandidato. Kanya-kanyang paglilinaw naman ng MTRCB at COMELEC. Ang may jurisdiction po niyan in all instances ay ang Commission on Elections at yan po ay nakalagay po sa Fair Elections Act at dun po sa Implementing Rules and Regulations. We're not censors. If anything, it's the MTRCB that's the censor. Joe Arjaya. So, yun po. Yun yung news noong May 2016 na sinasabi ang mga nasa likod ng hakbang ng Dirty Games ng paggawa ng ads
na kumbaga ay character assassination or demolition job na umano'y sabi ni Alan Peter Cayetano na ang may gawa nito ay ang mga dilawan. So malinaw dun sa news na yon kung ano yung mga nangyari. So medyo maliwanag na. Dahil sangkot ang ABS-CBN dun sa pag-ere, kaya sumama yung loob ng Pangulo. Dahil siyempre, sino ba namang hindi sasama ang loob? So ang binabanggit dun ay ang ABS-CBN management. Kaya itong mga matitinong journalist na nasa loob ng ABS na mga hindi bias at mga kasi alam ko po yan dahil journalist po tayo dati dyan sa ABS-CBN. Dahil kung ano yung mga news na gusto nating news researcher po tayo dati dyan at kung ano yung mga news na may kailangan may kasagutan, eh wala namang pong nakikialam dun sa mga news. Pero ito ay usapin ng commercial or ads na medyo may merong kaakibat na malaking salapi. So alam niyo po diyan sa ABS-CBN yung mga ads na yan dahil malaking halaga yan. Ang may hawak niyan usually yung mga account executives dahil may commission sila diyan. So yan po ang kalakalan dun sa mga commercial sa TV. May mga sales na naghahanap ng syempre naghahanap ng mga advertisement. So ang usapan po dito ay pera-pera. Pero ang hindi po maganda na sinasabing napag-aralan dun sa ethics, mantakin nyo po, ikaw ay nagbayad, ikaw ay kliyente ng ABS-CBN. At tapos ikaw ay nagbayad. Pero kung ako yung mag-a-analyze nito, hindi maganda talaga. So, mamaya talakayin natin kung ano ang pwedeng mga solusyon dito. So, pakinggan muna natin ulit yung side ng ABS-CBN matapos itong pagsalita pa yung matapos malaman ng pamunuan ng ABS-CBN na medyo tagilid yung nangyayari sa kanila. So, pakinggan po natin yung pahayag ng ABS-CBN doon sa hearing. Thank you, Madam Chair. If I may just reply, there are, my understanding is there are two issues that we need to reply to. One is the failure to air the President's ads, and the second one is the reasons behind why the ad of Senator Trillanes was aired. So let me start with the first one, which is the failure to air the President's ads. Just to provide context, we have two kinds of political ads that are sold to candidates. The first one is a national ad, which is seen all over the country. And the second one is a local ad, which is normally seen within just a specific province. For the national ads, we have an allocation of 19 minutes of commercial airtime per hour. And for local ads, we have an allocation of only 2 minutes of airtime per hour. Doon po sa presidente, the president placed an order for 117 million pesos worth of national ads, of which we aired all 117 million. In other words po, 100% of the president ads, which were ordered for a national airing, were accommodated and broadcast and aired by the station. Doon po sa local ads, nagka-problema talaga kami because we only have 2 minutes of airtime per hour. In the case of the local ads, the president placed an order of 65 million worth of spots.
of which we failed to air 7 million pesos worth. Our policy on all our ads is first come, first serve, and many of these spots were ordered on May 3rd, and May 7th was the last day of the campaign period. So there had been many previous telecast orders that were already ahead, that came in ahead of the president's telecast order. So that being said, of the 7 million po na hindi namin na-ere, we were able to refund approximately 4 million pesos to the president, and that was accepted. We were delayed in refunding the 2.6 million, which Senator Go flashed on the screen, and that 2.6 million was no longer accepted by the president. On this issue, I think we acknowledge our shortcoming in our failure to release that refund in a timely manner. We corrected that so that in 2019, our policy is 7 days. If your spot is not aired, the check should be back with the client or with the advertiser within 7 days. So we acknowledge po our shortcoming dun po sa refund. Dun naman po sa ad ni Senator Trillanes, under the Fair Election Act, if I be allowed to read, no? For the purpose of this act, lawful election propaganda shall include, in Section 4, any broadcast of election propaganda by television or radio for or against a candidacy. That, to us po, was the first reason why our internal committee gave a green light to the ad. That the second reason why the committee gave a green light to the ad was they felt that, unlike the first version of the ad, which we rejected because we felt that the children were performing inappropriate actions or behaviors, there was a revised version of the ad, which Senator Go showed earlier, that showed the children merely asking questions. And so we felt that it did not violate any of our internal policies. The third reason why our ethics committee decided to push through with airing the ad is under the KBP code, we are required not to discriminate against any candidate. In other words, any candidate that comes to our station with an ad that is legal and legitimate must be accommodated. The ads of the president that we were unable to air, all of these ads were aired on a national basis, part of the 19 minutes per hour and not part of the local 2 minutes per hour, which is why there was enough inventory to accommodate the ad. At the end of this whole discussion, I think we were sorry if we offended the president. That was not the intention of the network. We felt that we were just abiding by the laws and regulations that surround the airing of political ads. And I think today we were sorry if we offended the president. That was not the intention of the network. We felt that we were just abiding by the laws and regulations that surround the airing of political ads. And I think today we want to make a categorical statement together with our chairman, Mark Lopez, that ABS does not and will not have its own political agenda. Joe Arroyo. So, yun po yung pahayag ng management ng ABS-CBN. Now, at least umiingi sila ng sorry, pero ang sabi nung iba, alam na pala nila yung problema. Dapat noon pa sila nag-sorry. Pero yun, pinaninindigan ng ABS-CBN na wala silang nilabag na batas. So, totoo naman po yun dahil wala namang sinasabi na bawal yung ginawa nila. Pero ang hindi maganda ay yung crab mentality na nangyayari. So, yan po ang
Kung titingnan po natin ang naganap na hearing, ay makikita nyo kung ano ang depektibong sistema na mayroon tayo. So ako po, ang para sa akin, itong ginagawa ni Trillanes ay isang paraan. O siguro, ito si Trillanes ay tinrain ng mga trapo na politiko. So yan po yung mga old system na exercises tuwing election. Imbes na plataforma ang kanilang pagkakagastusan na mas maintindihan ng tao, abay ang pinagkakagastusan ay biro mo, ang perang iginastos ay para makasira sa ibang tao. Nasaan po yung ethics doon? Sana ang mga politiko na tatakbo sa susunod na eleksyon, biro mo kung mayroong nag-donate sa'yo at ang pera na ginamit mo ay ginastos mo lang para siraan yung ibang tao, abay may malaking karmang kapalit yan. So kay Ginoong Trillanes, magbago ka na. Hindi po yan ang paraan ng isang politikong mamahalin ng taong bayan. Sa bagay, ewan ko kung ano yung karanasan mo sa politics dahil dati kang sundalo. Tayo po ay tapos ng political science, kaya alam natin yan. Kumusta na doon sa aking mga dating kasamahan dyan at sa organisasyon dyan sa Universidad ng Manila? So, yan po. Sana mabago na yung sistema. So, paano mababago ang sistema ng campaign na ads ng sa ating bansa? So, yun po yung nakita kong pakinabang sa ginawang hearing ni Grace po. Dahil medyo yung iba na liwanagan at medyo nagkaroon ng sorry-sorry. Yung isa ay naipahayag yung sama ng loob at nakapag-sorry naman ang ABS-CBN. So, yan po. Yan po yung medyo magandang nangyari dun sa hearing na yan, although na may mga boses na hindi pa masyadong narinig. Ang masasabi ko lang itong ang kailangan ng gawin ng Senado at ng Lower House, magkaroon ng isang guidelines. Baga gumawa ng batas na ang mga campaign ads ay dapat naka-focus lamang doon sa mga plataforma ng mga kandidato. At ipagbawal na itong batuhan ng putik o demolition job o the personal attack. Pag-atake po ito sa personalidad ng isang tao. Kung ako'y mag-donate sa isang politiko at ginamit lamang sa paninira ng ibang tao, abay kahit sang anggulo mo tingnan, medyo hindi po maganda talaga. Kaya itong franchise ng ABS-CBN, medyo marami pang dapat masagot doon sa mga katanungan. So nasagot na yung mga nag-aakusa na hindi nagbabayad ng tax.
Eh, ang ABS-CBN po ay tapat po yan sa pagbabayad ng tax. Dahil malaki po yung contribution nila sa Quezon City at sa ating sa national government. So, nasagot na po yan. So, ang sumunod naman, itong KBO ba yun? Na sinasabi ng NTC ay wala pa silang guidelines para dyan. Subalit, ang ABS-CBN ay nakapag-operate doon sa KBO na yan. Pero hindi po fault ng ABS-CBN yun. Dahil ang nangyari ay binigyan sila ng permit ng NTC. Kaya sila nagkaroon ng go signal na gawin yun. So, hindi naman sapat yun para hindi o gamitin sa pagharang sa pag-renew ng franchise. So, absuelto din sila doon. Kung may violation man, eh, ang multa ay 200 pesos. Ay. Kailangan na sigurong baguhin. Alam mo, yung mga batas natin dyan sa Pilipinas, 1936 pa raw yung batas na sinasabi ng NTC. So, kailan mabago na yung batas na yan? Ma-update. Maraming batas na luma na na kailangan i-update na hindi na akma sa panahon ngayon. So, yung tungkol naman sa political ads, eh, medyo may unfair practices doon. Although na hindi bawal sa batas, pero common sense po yun. Napaka-common sense. Pero kung pera-pera ang usapan dahil commercial yun, eh, hindi po maganda. Nasaan po yung ethics? So, ang kailangan dyan ay isang batas na magbabawal sa mga political ads na umatake o makasira sa isang politiko. Kumbaga, eh, personal attack. Siguro kung ang mga plataporma ang inyong ihayag sa mga taong bayan o pagkakagastusan, eh, napaka magandang magandang pakinggan. Pagandahan ng plataporma. So, yun po dapat sana. Siguro panahon na para gumawa ng batas na ganun. Para maiwasan o hindi na ito maulit muli. So, ABS-CBN deserves a second chance. So, marami pang katanungan ang hindi na sasagot. Tulad nung unang video natin o pangalawang video na sinasabi ni Jason sa na ginalaw ng ABS-CBN yung pera ng foundation para ipang-donate sa Ateneo, sa alumni at association ni Gabby Lopez. At yung pera na ginamit, na mga donation na ginamit sa pagpagawa ng building. So, isa yun sa mga hindi inasagot doon. At yung mga reklamo ng mga employee, dating empleyado ng ABS-CBN, na umano'y noong sinabi ni Jay Sonsa at mismong mga empleyado noon na mga reklamo nila na hindi nabayaran yung SSS, Pag-ibig, at ano pa ba, PhilHealth. So, hindi daw po nabayaran yan noong 1996, simula 1996, hanggang 2002.
So yun po yung hindi na sagot doon kasi wala yung ewan ko bakit hindi na-invite yung Department of Labor. So yun po yung ilan sa mga issue na hindi pa nasasagot. Although na yung mga kaso ng dating mga empleyado ng ABS-CBN ay nasa NLRC na yata o matagal na yan eh. Matagal na yung kaso na yan at tinutulugan. So yan po ang dapat masilip din ng ating Pangulong Duterte, yung kabagalan ng usad ng mga kaso ng mga labor cases. So binanggit ni Jason sa doon sa kanyang interview sa DZRJ na ito'y may kaakibat na parusa o it's a criminal liability daw. So kung may mananagot, dapat managot, eh imbestigahan po ito. At saka yung sinasabing pagkagastos o pagkagalaw dun sa mga donations ng foundation ng ABS-CBN. So yun po ang mga naiwang tanong. Kung ano na ba ang nangyari doon, kung may mga kaso ba na nangyari. So yun po yung aabangan natin na sinasabi ni Alan Peter Cayetano na mga hindi pa nababanggit. So balik tayo dun sa kay Trillanes. Sana wag nating tularan itong taong ito. Dahil itong si Trillanes eh mahalin tulad mo kay Daniela. Ay nako, kadenang ginto. Eh alam niyo na yung attitude ni Daniela doon ano. Na ang focus niya ay doon lamang sa paghihiganti doon sa kanyang kalaban. Kung paano ibagsak ang kalaban. Eh kung ikaw ay politiko at ay ang focus mo ay ibagsak ang kalaban sa pamamagitan ng paninira sa kanya, mahirap magtagumpay doon sa ganyan. At dapat mas mag-focus ka doon sa kung paano, kung ano yung maitutulong mo sa taong bayan. Eh yung pagpabagsak ng isang kandidato, eh mga ugali po yan ng mga dilawan. Eh pasensya na po kayo kay medyo hindi tayo sang-ayon doon sa pagpapabagsak ng mga kung sino yung namumuno sa ating bansa. Eh may mga paraan naman na alam nyo yung kasi parang pagnanakaw yan eh. Ninakaw mo yung pwesto. Eh marami tulad ng people power na yan. Maunlad na ang bansa noon. Nag-organize para ibagsak ang gobyerno. O ano, anong nangyari? May napala ba tayo? Wala. Eh, yung simula nung panahon ni Cory hanggang panahon ni Binoy o masasabi nating walang gobyerno. Alam niyo kung bakit? Sabi nga ni Mayor Isko Moreno na sa Maynila ay walang gobyerno din. So nagkaroon lang ng gobyerno noong makikita mong malinis na yung mga kalye sa Maynila. So ang Malacañang po ay nasa likod lang ng yung Ilog Pasig ay nasa likod lang ng Malacañang. Eh mantakin mo eh kung ikaw ang presidente at hindi mo nakikita yung dumi na nasa paligid mo. How much more yung mga dumi o mga problema na nasa Visayas, nasa Mindanao, eh hindi na solusyonan. Kaya pala humirap tong
lugar namin sa bukid noon nung panahon na yon. Medyo ngayon umaangat-angat na ulit dahil kay Pangulong Duterte. O, tingnan niyo yung Pasig, Manila Bay. O, may nakagawa ba sa inyo niyan? Mga yung grupo ng Dilawan? Yung paglilinis ng Boracay? Huwag na nating isa-isahan yung mga accomplishment ni Duterte. Napakahaba po. Pero gagawa tayo ng segment niyan. Isa-isahin natin yung mga proyektong nagawa ni Pangulong Duterte. So, ang masasabi ko lang, sana matuto tayo. Baguhin natin yung style ng politika sa Pilipinas. Huwag tayong maging katulad ni Trillanes na utak talangka. Imbis na pagtuunan ng pansin ay kung paano makatulong sa gobyerno at sa taong bayan, katulad ng ginagawa ng Pangulong Duterte. Ito ang lagi kong sinasabi na kung mababago yung sistema ng ating politika sa Pilipinas, mas hahangaan tayo ng ibang bansa o maging mga kababayan natin. Laging sinasabi po ni Trillanes, ito binanggit ko na to na yung panahon ni Marcos ay nauulit sa panahon ni Duterte. Totoo po yun. Sang-ayon po ako dun sa sinasabi ni Trillanes na ang panahon ni Marcos ay nauulit sa panahon ni Duterte. Dahil yung panahon po ni Marcos ay napakaunlad ng buhay namin doon sa bukid noon bilang isang magsasaka. Maganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Halos pumapantay yung ekonomiya ng Pilipinas sa Amerika noon, panahon ni Marcos. Kaya noong nagulo at ibinintang kay Marcos o ibinintang kay Marcos yung pagkakapatay kay Ninoy Aquino, ako hindi po ako naniniwalang kagagawa ni Marcos yun. Sino ba naman ang kukuha ng bato na ipupukpok sa sarili niyang ulo? Hindi po ganun kabobo si Marcos. Ang biktima po dito yung mga taong bayan. Siyempre, no choice sila kundi may kailangan maglagay ng sacrificial lamb na matinding maibintang sa kay Marcos para mag-init, mag-alab ang mga Pilipino. Magaling din naman si Ninoy . Yun nga lang, nagamit. Nagamit ng mga nag-organize. Mga political operator magagaling. Mga oligarch na yan. Huwag na po tayong magpapaloko. Alam nyo na kung sino yung mga mahilig mag-organize para pabagsakin yung gobyerno natin para dun sa sarili nilang mga negosyo. O yung mga, tingnan mo naman yung issue dyan sa yung water sewerage system natin, ha? Yung binabanggit ni Pangulong Duterte. Yung mga expose niya na panglolokong malinaw na pangloloko sa taong bayan. Buti na lang, nandyan si Tatay Digong. Ay, nako. Kawawa tayong mga Pilipino pag ganyan yung mga politiko. So, yun lang po yung masasabi ko. Nabanggit ko na yung gusto kong mabanggit. So, ang lesson dito ay gumawa ng batas ang
ang mababang kapulungan at ang Senado na magpoprotekta sa mga tumatakbong mga kandidato sa halalan na wag sana magsiraan. Ihayag nyo, gamitin nyo yung pera na i-donate sa inyo para sa kaunlaran ng bansa, sa plataforma ninyo, kung paano nyo gagawin yung mga plano ninyo kung kayo'y mananalo. Doon po kayo mag-focus. Ayun po yung gustong marinig ng mga taong bayan. Pero kung ikay mabubuking na ikaw yung nangunguna sa paghatak ng isang tao pababa para makaangat ka lang, ay nako, yan po'y utak talangka. Kaya masasabi ko dito kay Trillanes, utak talangka. Sa tingin ko tuloy, ito yung kanyang hanap buhay. Yung magpagamit, gagawin mo yan kung kapag ikay binayaran para gawin yan, gagawin mo. Malaking halaga yan. So yung pagiging utak talangka yung kanyang hanap buhay, ha? So kaya ang sino ang may sala? Sino ang may kasalanan kung bakit nadadawit ang ABS-CBN? Itong ABS-CBN naman kasi pera-pera yung management, ha? Pero pagdating dun sa mga kahilingan ng mga manggagawa, pahirapan. Alam niyo po itong mga manggagawa natin dyan sa ABS-CBN, sana mabigyan nyo ng pabahay ABS-CBN management. Laki-laki ng mga kinukolekta nyo pagdating sa mga empleyado. So hindi pa tapos yung usapin sa mga empleyado at dun sa pera ng ABS-CBN Foundation. So yan ang mga nakahang. So, yun po ang may sala, ang may kasalanan ay ito. Ayan. So, yan po yung hatol ko. Yes, yan ang hatol ko. Alright, so much for that, mga kabayan. Ito po si Joe Arroyo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pa nating topic. Talakayin natin sa susunod yung press freedom. Salamat po!